At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. So pasensya na ngayon lang, pero eto na sa chapter 2 ni Demon Slayer natin, Infinity Castle Arc. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po, at ulit, ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so nung sa nakaraan nga ay dito tayo natapos sa pagtatagpo ni Doma at saka nga ni Shinobu. At so now ang continuation niyan is dito naman na kay Kanao. So dito pinapakita lang na nagtatakbo na o umiikot na ng Infinity Castle itong si Kanao, pero yun nga nag-aalala itong si Kanao dyan. But then ay habang tumatakbo-takbo na nga dyan itong si Kanao, ay balik ngayon dito yan sa may flashback na ni Shinobu. At so dito ay pinapakita yung time na kung saan malapit ng mamatay ito si ate niya. At sinasabi nung ate ni Shinobu sa kanya ngayon na mag-quit na siya sa pagiging Demon Slayer. So alam nung ate niya nag-work hard ito si Shinobu, pero mas maigi raw na umalis na siya dyan sa grupo nga ng Demon Slayers na nga na yan. At tuloy pa nung ate ni Shinobu dito na ang gusto niya mamuhay lang ng normal na babae, ito si Shinobu, maging masaya lang siya ganyan. Pero dito nga biglang nagagalit at sigaw na ito si Shinobu. Sabi niya nga dyan na hindi na siya mabubuhay ng normal simula nga ngayon, at titiyakin niya na ipaghihiganti niya o mapaghihiganti niya itong ate niya sa kung sino mang demon yung gumawa sa kanya niyan. At so kaya dito tuloy ngayon ni Shinobu na kaya sabihin na sa kanya ni ate niya kung ano o sino yung demon na gumawa sa kanya nito. So noong una medyo nag-refuse pa itong si ate niya, pero ito maya maya pa dinescribe na ni ate niya kung ano yung demon na gumawa sa kanya nito. At sabi na nga dyan yung demon mayroong blood stain sa itaas ng ulo niya. At dito labas na nga ngayon itong si Doma. So dito binati ni Doma itong si Shinobu at sinabi niya na yung pangalan niya nga siya si Doma. At ang ganda nga raw ng gabi ngayon, sabi niya ganyan kay Shinobu. At so dito bigla nang dilat itong mga mata nga ni Shinobu. At tuloy nga sa description itong si ate niya dyan sa pumatay, tuloy sa gumawa sa kanya niyan. At sabi niya nga na yung demon na yon lagi nagbibigay ng carefree smile at saka gentle lang at saka kalmado magsalita. So diba itong si Doma ganyan ganyan, kalmado lang magsalita. But then ay eto nga, habang nagsasalita dyan etong si Doma ay maya maya pa bigla ngang galaw dito itong isa sa mga babae nga dyan sa may nakapaligid sa kanya, at nangihingi na ng tulong dito kay Shinobu. But then ay pagkatapos nga nyan ay eto biglang salita si Doma. Sabi niya nga dyan na huwag maingay yung babae kasi nga nag-uusap sila ng dalawa ni Shinobu. At then pagkatapos nga niya miss bam, dito biglang inatak ni Doma yung babae, pero eto nga to the rescue dyan etong si Shinobu. So ang bilis, so yun nakuha niya kagad, naiwas niya yung batang babae dito sa pag-atake ni Doma. So kaya dito ay tanong na ni Shinobu yung babae, sabi niya nga dyan okay lang ba siya. So dito ay natawa etong si Doma, sabi niya nga dyan aba ang bilis mo ah, isa ka bang pilar, sabi niya ganyan. So isa bang Hashira etong si Shinobu. Pero eto nga yung batang babae tingin lang dyan kay Shinobu, hindi siya makapagsalita. At then pagkatapos nga niya is dito bigla lang susuka na, biglang labasan yung mga dugo dyan sa babae. At then after nga niya is back. So dito ay biglang naging dugo na lang, o parang ano ba nangyari dyan, yung parang nawala na itong katawan nga ng babae, parang sumabog na nga lang siya dyan. So dito nagulat itong si Shinobu. At then pagkatapos nga niyan ay dito salita itong si Doma, sabi niya nga dyan na pabayaan na nga lang itong babae, hayaan lagay lang siya dyan, huwag pansinin, sabi niya ganyan. At mamaya nga raw ay uubusin niya na lang itong batang babae na nga na to. Pero eto nga tuloy sa pag-describe itong ate ni Shinobu sa demo na gumawa sa kanya nito. At ang sabi niya nga dyan, yung demon na yon gumagamit siya ng dalawang sharp na mga pamaypay. At eto nga labas ni Doma itong mga pamaypay na nga ngayon dyan. At tuloy sa pagsasalita ngayon itong si Doma, at ni-introduce niya lang dyan yung sarili niya. Sabi niya nga dyan na siya yung founder ng isang cult na kung tawagin ay Eternal Paradise. At
ang trabaho niya ay yung pasayahin lahat ng worshipers niya, pati na rin siya mismo yung sarili niya. So kaya nga ang ginagawa niya ng araw dyan, inuubos niya itong mga tayong mga batang babae at wala siyang tinitira kahit na konti, sabi niyang ganyan. So kaya nga yun yung gagawin niya mamaya dun sa batang babae, uubusin niya, wala siyang ititira. But then eto nga, sa loob-loob ngayon eto ni Shinobu na eto nga, eto yung demonyo na pumatay doon sa atin niya, sabi niyang ganyan. But then eto nga salita na, etong si Shinobu sabi na nga dyan, na anong sinasabi na eto ni Doma, anong pinapasaya yung mga worshipper niya, eh nangihingi nga ng tulong eh, yung babae takot na takot, sabi niyang ganyan. So kaya nga dito sagot, etong si Doma sabi niya nga dyan, kaya nga, ililigtas niya yung babae, sabi niyang ganyan, o niligtas niya na talaga yung batang babae, sabi niya nga. At dito nga tuloy ni Doma, ngayon, hindi na nga raw magsasuffer pa etong babae, hindi na raw siya makakaramdam ng kahit na anong sakit ganyan, at magiging masaya na etong batang babae, sabi niyang ganyan. So dito, ay tuloy pa nga neto ni Doma, na lahat nga raw ng tao takot mamatay, so kaya nga ang ginagawa niya, inuubos niya silang lahat, at ngayon, ay wala na silang dapat pang ikatakot, sabi niyang ganyan. At dahil dyan, ay makakasama nga nila etong si Doma ng forever. So matindi etong si Doma, kakaibang mag-isip. Pero eto nga tuloy niya, na lahat ngayon ng worshippers niya ay tatanggapin niya lahat ng mga feelings nila, pati na rin yung kanilang mga dugo at saka yung kanilang mga laman, hindi niya yung tatanggihan, i-accept niya yung mga yan at i-rescue niya lahat ng mga to. At pagkatapos nun ay i-guide niya etong mga to patungo sa enlightenment o sa liwanag. Pero pagkatapos nga niyan ay dito na nagalit ngayon etong si Shinobu, sabi niya nga dyan na baliw etong si Doma, nag-iisip daw ba siya ng tama, so nasusuka raw etong si Shinobu dyan sa mga sinasabi, sa mga pinagagawa ni Doma. Pero eto nga napareact etong si Doma, sabi niya nga dyan na grabe naman etong si Shinobu sa kanya, bakit ang harsh neto ni Shinobu sa kanya, eh kakakita lang nga nila. Pero eto nga sabi ni Doma, ah alam niya na. At eto sabay ngiti ng konti dyan etong si Doma, sabay sabi niya nga dyan na nakakalungkot, pero sige kung meron bumabagabag dito kay Shinobu, sabihin niya lang dito kay Doma at willing siya makikinig siya ng mahusay, sabi niyang ganyan. Pero eto nga, biglang nang gigil etong si Shinobu, sabi niya nga dyan, anong pinagsasabi nito ni Doma na bumabagabag sa kanya, siya yung pumatay sa atin niya, sabi niyang ganyan, di niya raw ba natatandaan etong Hauri na to. At then ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna etong si chapter 2 natin, sabi si chapter. At then ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong si chapter 2 natin. At eto nga, nagkatagpo na sa wakas etong si Doma at saka nga si Shinobu. So ang tagal na rin hinanap ni Shinobu etong ang demon na pumatay dyan sa atin niya. Pero yun ay mamayang gabi naman ay susubukan naman natin o isusunod naman natin etong si Kaiju number 8. Ayan sa nabubulod na naman ako. So pagsabay na natin etong si Demon Slayer sa hanga etong si Kaiju number 8. So yun lang guys, so ulit ay maraming maraming salamat sa panonood dito kay Demon Slayer natin. Sobang abang lang para nga sa kasunod nito. So yun lang naman, sa lagi mag-ingat, God bless sa inyo lahat at kita-kits tayo ulit.